Dugatan na tatlong bombero sa gitna ng pagapula sa sunog sa Maynila. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tatlong bombero ang sugatan habang inaapula ang nasusunog na ikawalong palapag na gusali sa Binondo, Manila, bandang alas 9:30 kagabi. Kabilang sa sugatan ng fire volunteer na ito na nawala ng malay. Nasagat na kasi ang self-contained breathing apparatus niya, kaya dinala na siya sa ospital. Nakakapusin ka sa inga, mamamatay ka sa loob. Pinto lang pa po kami. Makapal po kasing usok sa loob eh. Yung lahat po na 8 floor muna yun, puro usok na po lahat yun. Kaya po kami muna bumaba sapagkat alos makapal po ang usok sa loob. Alos naubusan na rin po ang mga oxygen tank po ng mga fire volunteer, gayon din ng mga nasa Bureau of Fire Protection. Ang bumbero namang ito na overfatigue na habang napaupo na lang sa gilid ang bumberong ito. Isang kwarto lang naman yung involved. Kaya lang storage room kasi ito. So ang mga laman, ang mga stocks niya bagong puno siya. So puno siya ng mga gamit, ang mga nadaanan namin, mga plasticwares, plastic balloons. Halos 200 BFP personnels at fire volunteers na ang nagtulungan sa pag-apula ng apoy. Dahil hirap nang makipagbuno ang mga bumbero sa kapal ng uso, umakyat na ang mga bumbero sa dalawang katapat na gusali para apulahin ang apoy. Magkabila ang binubugahan ng tubig ang gusali. Dahil na sa mataas na palapag ang sunog, inabot na ng umaga ang mga kawani sa pag-apula. May ilan pang mga nahulog na debris at mapasaging salamin mula sa ikawalong palapag. Sa kabutihang palad, hindi na kumalat ang apoy sa iba pang bahagi ng gusali at walang tao sa bodega nang mangyari ang sunog. 9:27 ang ideklara ang fire out habang patuloy pa rin iniimbestigahan ng sanhi ng pagsiklab ng apoy at iniistema ang halaga ng pinsala. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.